Natin po ngayon, bakit tayo unti-unting nanghihina? Alamin natin dahilan. Bakit minsan pakiramdam natin pahina ng pahina katawan natin? Parang mas mahina ba kayo ngayong taon kumpara sa previous na taon? Pwede ito maramdaman pag tumatanda. Siyempre, edad 40 up, di ba? 40, 50 years old. Nagtutunugan na yung kamay, masikip na ang likod. Diba? Marami ng mga sakit-sakit. 50 and up, medyo mararamdaman mo talaga, humihina ka na, pumapayat. Ang mga muscle, pag 60, 65 years old pataas, dun mo na mararamdaman. Unti-unting nanghihina. Halos buong katawan nanghihina. Pero basically, itong mga buto natin, mas nagiging marupok, muscle natin, mas mahina. Meron din tayong mga tendon, ligaments, mabilis na ma-sprain at sumakit. Okay? Paano ba tayo gumagalaw, di ba? Kung gusto natin gumalaw, mag-exercise, nag-uumpisa po lahat yan sa utak eh. Meron tayong nervous system, yan na nagsesend ng message sa muscle na gumalaw ka muna. Tapos yung muscle magko-contract, meron tayong buto, kaya tayo gumagalaw. So, we have 206 bones and 600 muscles para maka-exercise tayo. Ano ang mga sakit? Bakit tayo humihina? Anim na dahilan. Number one cause, bakit unti-unti nanghihina? Aging, tumatanda. Okay? So, natural aging process, yung buto nagiging marupok, hindi na ganun katigas, meron ng osteoporosis. Mabilis na mabalian yung buto, mabilis ma-fracture, ang dami nangyayari niyan. Nadulas sa banyo, tumama yung puwet sa balakang sa sahig na bali. Tapos yung muscle lumiliit, di ba? Pumapayat tayo, tapos lumalaki ang tiyan. Pero yung paghinawakan mo ang may edad, ang mga laman nila malambot na. Ibig sabihin, lumiliit yung muscle. Kailangan pampalaki ng muscle. Number two, cause arthritis. So, maraming klaseng arthritis. Merong osteoarthritis. Yung mga joints natin, sa tuhod, nagdidikit na siya. Dapat medyo nakahiwala yan. May joints yan, may cartilage, so nagdidikit. So, pag nagkikis-kis yan, napakasakit. Meron ding rheumatoid arthritis, meron ding gout. Itong rheumatoid arthritis, umiinit. Pag hinawakan, umiinit, tsaka namamaga yung mga joints. Osteoarthritis, dapat sandali lang gumagaling din. Number three cause, bakit unti-unti tayo nanghihina? Alam nyo bakit? Masakit ang likod. Back pain, muscle spasm, tumitigas yung likod. 80% ng tao sa buong mundo, halos lahat tayo, magkakaroon ng back pain. At pwede sa laging nakaupo, di ba? Nakayuko, tumitigas yung likod, nagbuhat ng mali, pwede magkaroon ng injury, nag-herniate yung disc, napakasakit yun. Lumilihis yung disc natin dito sa likod. Meron ding sumisikip, kumikipot, spinal stenosis. Merong mga aging, mga spurs, merong scoliosis, tumatabi ng likod. Merong kyphosis na kukuba. Lahat yan, nagkakos ng unti-unting panghihina. Number four cause, siyempre mga sakit tulad ng cancer. Cancer, tumor, bone cancer, sarcoma, nakakatakot to. Pero basta may ganitong sakit, manghihina. Number five, merong congenital abnormality, baka nung bata pa. O mga club foot, baka pag tapak niya, hirap siya. O yung mga pagkakasakit ng bata, baka may polio, may mga ibang sakit, kaya mas mahina yung katawan. And number six cause, bakit nanghihina, may injury. Nagkaroon ng sakuna, okay? Nagkaroon ng sprain, nagkaroon ng problema. Anong mga injury na to? Dahil sa overuse, tulad ng carpal tunnel syndrome. Sobrang gamit sa kamay, namanhid na, oh. Di ba? Humihina yan. Merong mga bursitis, merong tendinitis, meron na sprain. Meron na pupunit yung muscle pag na-stretch masyado, meron na babalian ng buto. So, pwedeng injury, pwedeng accident, pwedeng trauma. Okay? Ngayon, ito po maganda. Ano gagawin natin para lumakas? Ano gagawin natin pabaliktad para hindi tayo manghina? Okay? So, first big portion is
may tamang exercise pag nagkakaedad. Second big tip natin, yung mga pagkaing pampalakas sa edad 40, 50 years old at iba pa. So punta muna tayo sa exercise. Ang pinakamahalaga, balance. Balance. Huwag lang tayong matutumba. Diba? Yung balance, dapat yung rubber shoes maayos, magsanay maglakad. Anong mga simple exercise lang? Walking. Diba? Akyat baba, hagdanan, konti, dahan-dahan. Kasi mas mabilis ihingalin. Pwede nyo i-try wall push-up lang. Huwag yung tunay na push-up. Mahirap. Punta lang kayo sa dingding. Konting wall push-up. Pwede na po yan. Pwede gumamit ng resistance band. O, uso yun, parang yung rubber band, yung gum. Yung matitigas na band, ganyan, no? Meron mga exercise. Pwede rin yung upo at tayo. Upo at tayo. Ganito lang, oh. Kung nahirapan tayo mag-squat, upo, tapos tatayo, tapos uupo, tapos tatayo, ganyan. 10 times lang yan, mapapractice yung tuhod nyo. Bakit maganda may silya para hindi kayo matumba? Kasi pag nag-squat, mamaya, hindi kayo makatayo, eh. Pwede rin tiptoe. Tinip-tiptoe yung pa para lumakas yung binti. Pwede rin magagaan na dumbbell, mga 2 pounds, 4 pounds, maliliit na dumbbell, pwede rin yan. So, kailangan nyo yan, pero basically, walking para matuloy-tuloy yung balance. Tapos, rubber shoes, stable, para unti-unti lumakas. Pangalawa, pagkain. Hindi na pwede puro kanin at walang ulam. Siyempre, kailangan ng katawan natin pag tumatanda, mas konti ang kakainin, pero maraming protina. High protein dapat. So, high protein, may ulam, may isda, o kung anong isda nyo, bangus, kung kaya nyo, salmon, may karne, manok, kailangan may konting protein kayo. Munggo, pwede ang munggo, ha? Hindi bawal sa arthritis, protina ang munggo. Green leafy vegetables, ito mga superfoods para sa may edad. Green tea, pwede yan. Yung mga strawberry, magaganda yung mga berry, strawberry sa Baguio. Kamatis, patatas, mansana, saging, favorite ko. So, lahat yung makukulay na pagkain, tapos yung mga high protein, okay din yan. Gatas, okay din to. Kailangan natin sa buto ay calcium. Okay, meron mga supplement sa calcium. May supplement sa vitamin D. Kailangan mo vitamin D and calcium. At yung isang product na tinutulungan namin. Actually, sinabi ko nga, wala ko ina-endorse, alam, tinutulungan ko. Yung Birch Tree Advance, maganda rin siya. Birch Tree Advance, pang senior siya talaga, pampalakas. Meron na siyang protein, meron na siyang calcium, vitamin D, meron siyang omega 3 para sa puso. So, foods na mahalaga, exercise na mahalaga, stretching every day, pagising sa umaga, tamang pag-upo, ha? Yan yung mga stretching natin, napakahalaga. At massage. Oh, kailangan talaga yung massage, masahe. Kasi oras na ma-injure tayo, o na mali ang galaw natin, tumitigas yung muscle natin. Pag sumiklag, ito, ang tigas ng muscle ko dito. May nodule ako dito, may lamig. So, pinapadurog ko to dun sa nagmamassage sa akin. So, pag naluwag niya, mas nagagalaw ko yung leeg ko. Pag hindi niya naluwag, namamanhid to sa masakit to, hindi ko masyadong magalaw. Mahirap. Pag tumigas to, tuloy-tuloy na yan hanggang sa likod. Massage, stretching, at pag-inom ng tubig, mahalaga. Ha? Talaga, controversial. Actually, wala nang masama. Tubig lang. Ayan ang papag-awahin sa tubig. Kailangan natin na ako, 8 glasses up to 10 glasses of water. Pwede tubig. Kung gusto mo, kung ayaw mo 10 basong tubig, gawin mo na lang yung ilan ay sabaw. Yung iba, gusto mo, ano, tsaa. O isa, gusto mo kape. Basta ang total niyan, dapat ang liquid mo, 8 to 10 glasses a day, mas safe ka doon. Mas safe ka doon. Kailangan mo maraming tubig, eh. Kasi nag-exercise ka at kailangan mo yan para sa katawan. So, exercise, food, massage, fluid, at pinakamahalaga, tulog. Sapat na tulog, pampalakas. Habang natutulog tayo, lumalakas ang buto, lumalakas ang muscle, naghihilom. Okay, healthy food choices. Tigil sigarilyo, tigil alak, okay? At mentally good ka dapat, okay? Kahit may edad, be happy, basta mentally motivated ka, masaya ka. Pag depressed, wala, eh. Ahina ang katawan, eh.
So pag mentally motivated ka, masaya ka, may ginagawa ka, mas nagiging mas healthy. At lastly, para sa may sakit, lagi ko po sinasabi, the most important tip sa may sakit, bukod sa check-up sa doktor at yung mga gamutan natin, kahit anong sakit mo, kailangan will to live. May will to live. Gusto mo mabuhay. Gusto mo gumaling. Gusto mo humaba ang buhay para makita yung apo mo mag-graduate, para makita anak mo, para maayos yung project, whatever na ginagawa niyong advocacy o pagtulong. Kailangan may purpose sa buhay para meron tayong hinahabol. Oras na magretiro at wala nang ginagawa, nakakulong na lang sa bahay, doon tumatanda, naguulyanin, nagkakasakit, at doon nga maaga na mamatay. Kasi nga walang purpose eh. Dapat laging may purpose. Kaya kahit may sakit, pagsubok lang yan, maghanap tayo ng tamang doktor, check-up, and unti-unti may liwanag din dyan. So kahit anong edad, dapat hindi tayo unti-unting humihina, punta tayo sa unti-unting lumalakas. Salamat po. Share po natin.